Hi guys! Ang mga nagdaan. Nagawa tayo ngayon ng hidden tool bag. So, sa dingding namin, meron kaming division. Nasa 3.5 inches siya. So, marami tayong magigalagay dito. Ito yung umpisa natin. Kasi yung una, natapos na namin. Kalimutan ko mag-video. So, ito na yung first step na nagawa ko. So, dapat level yan sa level. Okay. So, hindi level kasi yung kahit ang dingding namin. So, pinuha ko na lang isang level. So, nilevel ko na lang siya. Kaya kung makapansin nyo dito sa portion na to, hindi siya magkapareho. So, and then, okay. By the way, ang bisagra niya pala is yung concealed na bisagra para pag na naman siya, hindi siya yung basta-basta bumubuka. Okay, concealed. Okay, so ito yung gagawin ko. Hindi tayo mong sa inyo kung paano pagawa. Ito yun. Ito na yung bakante. Division. Okay, ito yung first na gagawin ko na simple woodwork para sa inyo. Gagawa tayo ng division. Ito yung naisaukat ko na rin ulit. Nalagay natin dito para yung mga utilities natin. So, yung martilyo, lagarin dito natin sa ilalim, ilalagay. Wow! Dito, yung mga maliliit natin na mga abubot, tulad ng mga pako, yung mga metro, ay dito siya sa division to. So, dito, ito yung mga pangalawa sa mga magbibigat. Okay? So, kayo nang bahala magtansya kung ano yung ano nyo, kung ano yung preferred nyo na sukat para sa mga division. So, ako kasi, ang ginawa kong ano dyan, isinabol ko lang yung sukat ng bisagra ko. Okay, so, ngayon, ididikit na natin to dito. Pukunan natin ang level to eh. Para, pag umano yung gamit natin, event siya. Kung may bilog man, hindi kayo magulong. Handa. Tignan natin. Okay, isa pa nga pala. Ang level nito, dito pantay. Dito naman, medyo nakatingala siya. Para if ever na may malagay ka ng bilog, hindi siya bubulong palabas. Palo pa rin siya. Kaya angat natin ito mamaya ng konti. Hindi sa bukana para nakaslant siya ng pag-anon. Para if ever na may bilog ka, o bola, na may lagay dito o yung hulog, hindi siya bubulong palabas, kundi paloob. Marinahan natin siya para pagka pinunilyo natin siya doon sa labas, yung ulo ng tornado natin, ng black screw natin is nasa labas, para may buwersa. So, bubutasan natin siya para madali siya. Matanda kayo. Para mas maganda yung kape. Kaya mas maganda yung ganito idea para ma-maximize natin yung speed. Para makikita doon sa tingin natin. Mag-DIY. Kakapitan natin. Kakapitan natin. Kakapitan natin. Kakapitan natin. Kakapitan natin. Dalawang klase ng pako ang gagamitin ko, isang uno medyo at isang uno para may tibay. Okay, kaya angat natin, hindi na natin para level. Okay, so ang nakangat, pakingala siya. Naman. Na, pantay. So kung papansin nyo, yung guhit ng bula, yung bula ay andoy siya sa may guhit. Ibig sabihin, level yung ano natin yun. Okay, so okay, so it's done. Okay, yan. So, kung papansin nyo,
Nakain ka ba ng bola dito? Hindi yan, uhulong ka ganun. Hindi yan, lalabas. Okay, so pagbasa natin. So mapapansin nyo, hindi yan lalabas. Gugulong siya pa loob. Sa loob, gugulong ang pagganan. So ang tendency niyan, because of the law of gravity. Okay, so hindi siya na ganun. Ako yung nagjujutom na, it's 12 o'clock. Pakita mo na kaya. It's 12 o'clock. Kaya kami chichicha na. Okay? Para makuha natin yung center. Okay, so tatanan natin siya ulit para may guide tayo sa labas. Okay, para pag inurin nyo natin sa doon, is nakatikis siya ng ayon. Okay, mga kadadidi, dito na yung product natin. Kasakitan niya dito, pati yung mga martilyo, para organize siya, hindi siya yung nakakalat. At wala dito mga pait, pwede natin na nilagay doon sa dito. Okay, kung kasi nyo, hindi siya nilagay ng division, para kung mahaba man yung mga tools nyo, pwede nyo ilagay ng ganyan. Katulad ng dinay mo ko kanina, kung may tools man kayo, hindi siya malalaglag. Yung magnetic patches natin, nabili ko lang ito sa hardware. Pinakamalapit na hardware dito sa amin, yung 20 pesos. Level ng kahoy natin. So, ito yung taas niya. Kaya, dito siya. Gamit tayo ng masking tape para nakapit yung baka natin.
Ang ginagawa mo. Sorry po. Itikman lang po natin. Uy, lubos. Ang gagawin natin dito is kakatingin din natin. Puno ang tool then hindi ko pala ilalagay lahat, so abangan nyo yung part 2. Gagawa pa ako ng ibang mga lagayan tulad ng nail organizer, yung mga cabinet ng papo. Okay guys, thank you.